Ayan. Ito po si Tatay Mio Balani ng Agoncillo. Na Tay, kwento niyo naman yung naabutan niyo po ba yung pagputok ng bulkan ng Taal Volcano noong 1965? Kwentuhan niyo naman kami. Iniwala yung mga tao. Ay. Hindi na kayo sa buko. Ito na nga, pagbigay ko nga yung pakit. Si Cole. Ayan. Ganda ng toy, ah. Oh. Sa akin to. Ayan. Ilang taong kayo nun, Tay? Shy fight na? 1958? 1957. Nanganak. Oh, tapos, noong 1965, may kakaiba ba sa kalangitan? May. Biglang pumutok yun. Biglang pumutok. Daling araw yun eh. Hindi, yung putok na yan, yung putok na nung linggo, hindi pa yan putok. Talaga na gaya nung 1965. Pero mas malakas nung noon. Mas malakas ngayon. Ngayon? Oo. Siyempre, putok na. Hindi kasi may nabangan pa tayong volcano. Hazardous eruption, ngayon. Hindi na yun, putok na nga eh. Pero kasi ngayon may mga bitak-bitak. Ba't may sinasabing naiga kasi siya tapos parang hindi niya magpapakas? Okay, natuyo. Sa init. Init. Para naglugo sa kaldero, lugo sa nagsakba. Nung panahon na pumutok siya na 1965, ano, nabiyak na din ba yung lupa? Sabay siya? Sabay dun sa pag, ano? Salilin dun. Oh, ngayon kasi nangyari, pumutok si bulkan bago yung biyak at fissure. Tapos saan kayo tumakbo na nang ginawa niyo? Nilalakad pa nung araw. Nilalakad pa. Mas mga ilang araw kayo sa nag-evacuation center ba kayo? Ilang araw kayo doon? Matagal din. Matagal din. Kaya lang yung mga lalaki, pinayagan na yun. Matagal din kasi baka sumabog pa. Yun yung inaano. Pero hindi na siya sumabog uli. Ah, 1977 na yung kasunod eh. Yung ngayon, sa palagay niyo, Tay, yung paano niyo didescribe yung ngayon? Nangyari. Yung linggo. Oh. Tapos, ngayon, di ba, inaabangan pa kung ano yung mangyayari. Wala. Pero sa tingin niyo, pwede nang bumalik yung mga tao sa... Pwede na yun. Nag-iingat lang yung mga. Tagal na yun, bago sumabog. Wala na iinit, matapos na. Ayan. Kung pagkalipin na lang yun, kaya sumabog na. Oo. Tsaka nag-ano naman daw, may namabas na rin laba. Marami na. Laban na nga yun eh. Sinabog din eh. Sinabog din. Laban na yun eh. Naglaba fountain na siya eh. Nag-apoy apoy na siya eh. Baba dito! Ano pa bang possible? Okay. Ayan. Ito si Ellen. Taga-Agoncillo rin. Sige ko na lang po yung aking
bank details mamaya. Sa buong lifetime mo nakatira doon, first time mo bang na-experience yung ano? First time. Wala pa ako doon. Lindol na yan, yung mga pangitain, totoo talaga. Alam talaga namin na pupunta ko ang Bulkan. Tsaka yung premonition ng November. Sige, nagdasal na nga mga members sa ano, iginagay yung mga labirin. Alam, may idea na rin naman, hindi naman zero idea. Pero tingin mo, babalik ka pa sa bahay nyo? Pag ano, hindi ka, kayo lilipat, bigay na ano, natatakot. Bibigay sa akin ng bayat lupa na dalaw-dalaw na lang. Hometown. Baka naman po. Baka may magbigay ng ano. Sana bigyan. Sana bigyan. Ano pang mensahe niya sa inyong mga kababayan sa Agoncillo? Pero, yun yung tanong na lang natin sa tito, kung yung isda, kung pwede mo kumain agad after 1 month, mga ganun. Pwede naman eh. Kami nga, kumain na isda, hindi ko buhay pa rin hanggang ngayon. Sabagay, may sinin kasi yung tano, nanakain sila. Oo. Nagkakaputok lang, nagmakain naman yung isda eh. Kumbaga kahit noon panahon, kahit pumutok sa, kakainakain pa din. Oo. So sa tingin mo, kailan ka dadalaw sa iyong hometown? Pag umuwi, pinauwi na sila, uwi na rin ako. Ikaw, Conan, ano masasabi mo? Sa Bulkan! Ah, sige, pupunok babay na tayo. Pupunok pa o hindi na? Pupunok pa kaya yan? Pupunok pa kaya yung Bulkan? Lindol lang na lindol. Sige, manon! So parang lindol lala ng lindol tapos ano? Mayroon pang apoy sa ilalim yun eh. Hindi mo nawawala yun. Mayan! Pero upang siya ngayon no? Upa na? Hindi, manauli. Manauli yung uso. Ah, tabayan na natin. May 2 linggo ang P-Box. Kung ang pagpapalagay ni tatay yan.